Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang topic natin guys is ito, nasa description na guys. So ayan, marami kasi sa mga account natin sa Facebook ang nahahack. So kaya ko din gagawin yung video na to kasi one time guys, is bigla na lang may nag-text sa akin ng verification code. Eh mostly, di ba, pagka sinasenda tayo ng verification code na galing kay Facebook, is meaning ay nag-change ka ng password. So dun guys, is kinabahan ako kasi baka mamaya may nag-hack na ng account ko. So ang ginawa ko guys, is nag-change password agad ako. Then, hanap din naman ako ng mga information about dito and nag-research ako kung paano ba mas masisecure natin yung ating Facebook account. So, ayun guys, i-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko. So, ito guys, is the besto at makakatulong po sa atin para maiwasan natin ma-hack ang ating mga Facebook account. So, ito guys, first step is punta tayo sa ating Facebook account. Ayan. Then, kung nasa Facebook account na kayo, yung nasa right side nyo na 3 lines is i-click natin. Ayan. Then, scroll down and click natin yung settings and privacy. Click natin yon. Then, click settings. Then, guys, pagka nasa account settings na tayo, is-scroll down natin ng onte. Then, ayun. Click mo yung security and login. Ayan. Then, scroll down natin, guys. Then, itong two-factor authentication. So, click natin yung use two-factor authentication. Ayan. So, ito, help protect your account. So, yun guys, click natin tong text message or SMS. Then, click continue. Ayan. Then, select your phone number. So, dapat guys, is yung ilalagay nyo yung phone number dito is natural yung gamit nyo sa account nyo sa Facebook. Para if ever nasendan kayo guys ng code, is mismong sa number mo guys, yun, isesend ni Facebook. Para if ever na maglalagin ka sa mga ibang devices. So, ito. Click natin. So, yun guys. Ayan, hintayin mo na mag-send sa'yo ng authentication code si Facebook. Then, yun yung i-enter mo dito guys sa 6-digit code. So, once na send lang ni Facebook sa atin yung code, is i-enter lang natin yung 6-digit na yun. Then, click done or continue. So, yun guys. Then, next dun guys is hihingi na ni Facebook yung password nyo. So, click lang natin yung password natin. So, yun guys. Tapos na. Then, click lang natin yung done. Then, ayan. After natin maklik yung done, guys, is, ayan, medyo scroll down natin. So, once nakita natin yung recovery codes, guys, is i-click lang din natin para if ever na mawala yung SIM card mo or mawala yung cellphone number mo, so, pwede mo magamit yung mga code na to para if ever mag-login ka sa ibang device, is makalagin ka pa rin. So, click lang natin tong copy codes. Ayan. Once na na-copy mo na yung codes, guys, ilagay mo na to sa mga safe messages mo or pwede mo itong isend sa mga trusted family mo or friends mo para if ever mawala mo yung cellphone mo or yung SIM card mo, is pwede mo magamit ito. So, yun lang guys. Sana po is nakatulong po sa inyo yung topic ko na ito. Pwede nyo rin itong i-share sa mga friends nyo or sa family nyo na para mas maging secured pa yung account nila sa Facebook at maiwasan natin yung mga hackers na yun. And shout out nga pala kay Bea Tanz. So, and guys, pwede nyo bisitahin yung channel niya at mag-subscribe na din kayo para masuportahan natin siya. So, yun lang guys. If you like this video, sana i-hit mo na yung thumbs up dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, is click subscribe button sa baba and hit notification bell para updated ka pa sa mga videos na i-upload ko. So, yun lang guys. Thank you for watching this video and see you again. Bye-bye!